So may binigay na future value of 1, present value of 1, tapos future and present value of ordinary annuity of 1. So notice yung decimal places niya 4, no? So ganyan kasi sa table, usually 4. Kaya notice pag tayo yung nagsosolve ng mga problems, normal ang ginagamit ko 4. So dahil pagka gumamit kasi ng table, yun eh, 4 decimal. Okay, pero syempre pag magsosolve ka na ng problems, depende na kung anong sinabi sa problem na pag-round off. Pero kung walang binanggit, I suggest gamitin natin 4. So given, okay, yung factors from 1 to 9 periods. Now, mas maganda pa nga, hindi na lang given yan eh. Okay, so madali namang compute-in, basta alam mo yung formula. So kaya lang dito, okay, gawan lang natin ang illustration kung paano ginagamit yung table. So in case hindi given, compute. Paano nga ang formula? Reviewin natin. Okay, so future and present value factors computation. Okay, so at this point, okay, ang dami na nating topics na nagpe-present value tayo. So actually, yung future value tsaka yung formula sa pag-compute ng present value, ganun din yung formula sa pag-compute ng future. Okay? So tanggalin mo lang yung negative. So this one. Okay. So as discussed previously and na-encounter na natin to in many topics already, paano nga kino-compute ang present value of 1? Okay, 1 plus I raised to negative n. Actually, ano yan eh? 1 over 1 plus I raised to n. So, kaya yung n naging negative kasi 1 over. So, tinanggal natin yung 1 over. Okay. Of course, hindi mo magagamit yan kasi manual yung calculator mo. Rather, basic yung calculator mo. Okay. So, walang exponent, no? Okay. So, paano nga yan kung manual, kung basic calculator? 1 plus I divide, yan, tapos equals, ayan, di ba? 1 plus I, tapos divide, yan, constant division, tapos kung ilan yung number of periods, yun yung number of equals mo, no? So actually, ang concept ng present value, that's actually future value, minus interest. Okay? So pag tinanggal mo sa future value, yung time value, doon makukuha mo yung present value. Okay. So, paano naman ang formula kapag future value? The same lang. Tatanggalin mo lang itong negative. Yan. Ang concept naman ng future value, present plus interest. So, present value, dagdag mo yung interest. So, yun yung future value. So, ang present value naman, baliktad, future minus interest, yon present value. Okay? So, paano nga kung basic ang calculator? So, 1 plus I, so hindi naman siya divide. Times naman, yan. Constant multiplication. Yan. Tapos equals na naman. Okay? So, kapag single cash flow, yan ang gagamitin natin. Kung series of unequal cash flows, yan din. Kung series of equal cash flows, pwede pa rin yan, pero inconvenient. So, gamitin mo na yung shortcut. So, yung annuity. So, actually, yung annuity, shortcut yan kapag okay, series of equal cash flows. Okay, paano nga yung present value of ordinary annuity? Yan, again, the formula. Okay? So, paano naman yung future value. So, the same din. Tanggalin mo lang uli yung negative. So, instead na negative, okay, positive. Okay, kaya lang, magne-negative eh, pagka ganito yung format. Okay, babaliktarin mo lang. So, 1 plus I raised to n, saka mo i-deduct yung 1. Yan. So, this one. Okay. So, ordinary annuity. Eh, paano kung advance? Okay, or annuity due. So, ito yung ordinary or in arrears. So, kapag advance or annuity due, ang gagawin mo lang, multiply mo lang ng okay, 1 plus I.
So times 1 plus I, yun na. Okay? Advance na yun or annuity. Okay. So again, in most cases, binibigay na sa problem yung factors. Kung hindi man, yun ang present value binibigay. So dito, okay, yun ang i-emphasize naman natin. Yung time value of money concept. So ang issue na lang natin dyan, okay, ano bang gagamiting factor? Present ba or future? Ano bang pinapa-compute? Okay, present or future? Tapos kung annuity, ang usualing problem dyan, kung ordinary ba or advance? So let's review mathematics of investment. Okay? So number 6. Question. What amount should be deposited in a bank account today to grow to 3 million 3 years from today? Ito ang situation. Okay? Today is period zero. So ang tinatanong dyan, magkano daw yung dapat i-deposito sa banko ngayon, period zero? So that after 3 years, meron ka ng 3 million. So ang expected balance at the end of year 3, 3 million. So paano ka magkakaroon ng 3 million? Magkano yung dapat i-deposit mo today? Considering na yan ay kumikita ng 8% annually. Okay, compounded annually. So anong kailangan natin? So ito yung hinahanap. Magkano yung 3 million today? So yung magkano yung dapat i-deposit today para after 3 years, 3 million na. So what is needed? Present or future? Present value. Magkano yung 3 million today? So we need present value of single cash flow. Okay? So refer to the table. Ito yun. Yan. Yan yung present value of 1. How many periods? 3. So given yung factor. Ito yun, yung factor. So simply, 3 million in the future, magkano yan today? So that's 3 million, the future value, times the factor, the present value factor. Okay, so number 6. Bravo. So notice the, ano ito? Ito yung future value. Ano ito? Ito yung present value. Yung difference, yun yung tinatawag na time value. Okay? At yung time value, yun yung interest. Kaya nga sabi ko kanina, ang concept ng present value, future value minus interest. You will get present value. Ang future value naman, present value plus interest. Kaya yung difference na yan, yan yung kikitaing interest over 3 years. Okay? Next. Number 7. This time, ito naman ang question. If 1 million is put in a savings account today, what amount will be available 3 years from today? Ganito naman situation. Today daw, okay, magdi-deposit ng 1 million. Ang tanong, magkano na kaya yung 1 million na yan after 3 years? So may 1 million ka today. Di ba sana all may 1 million. Okay? Tapos ilalagay mo sa bangko. Kumikita ng 8%, kikita ng 8%. Magkano siya after 3 years? So anong kailangan natin? Future value. Okay? So single cash flow. Isang deposit na 1 million, magkano siya after 3 years? So ito yung factor na kailangan natin, future value of 1. 3 periods given, ito yon. So simply, 1 million today, dagdagan mo ng interest yan, yun na yung future value. So 1 million times the factor. After 3 years, ito na yung 1 million mo kung meron ka mang di-deposit na 1 million today. So number 7, letter A. So again, anong concept ng future value? Present value plus interest. So again, yung difference na yan, yan yung kikitaing interest over
3 years. So, yan yung time value. Okay, number 8. Ito naman ang question. If 900,000 is put in a savings account today, what amount will be available 6 years from now? Ah, same lang sa number 7. So, meron daw 900,000 today. I-deposit sa banko, magkano siya after 6 years? So, anong kailangan natin? Future value. Okay? Single cash flow. So, itong kailangan natin. Future value factor. Okay? 6 years. So, 6 periods. Unfortunately, okay, after 5, ano na yung given? 7. Parang sinadyang wala yung 6. Okay? Dahil wala, compute. Pwede naman ma-compute. Paano nga uli ang formula? 1 plus I. Yan. 1 plus I. So, 1.08. Ang rate ay 8%. So, 1.08. Basic calculator times times. So, sige nga, try mo nga. 1.08 times times. Yan. Okay, constant multiplication. Tapos, okay, equals, equals, equals. Kaya lang, dahil ito ay future value, yung unang equals mo, okay, 2 periods na yon. So, kaya, okay, so, actually, tingnan mo ha, ito siya eh. Pansinin mo ha. Okay, di ba, 1.08. Ito yon, 1 period na yon actually. Okay, so yung 1.08 times times, pag in-equals mo yon, ito na yon. Okay? Actually, yung 1.1664 na yan is 1.08 times 1.08. Okay? So, constant multiplication siya ng 1.08. Kaya try mo ha. 1.08 times 1.08. Di ba ito yon? Okay? Times 1.08. Ito yon. Times 1.08. Ito yon. Times 1.08. Ito yon. So, yun yung constant. Kaya pagka dalawang base tinimes, para constant na nagmumultiply ka ng 1.08. Okay? So, para equals, equals, equals ka na lang. So, di ba? 1.08, 1 period na yon. Times 1.08, 2 periods. Times 1.08, times 1.08, times 1.08, times 1.08. Makukuha mo yung 6 periods. Okay? So, actually, ang hinahanap dyan sa number 8, hindi yung mismong amount eh, kung paano ko compute-in. Given yung factors dyan sa problem. Okay? So, dahil given na yung 5, eto yung 5. Okay? Tapos, given din yung 1. So, paano makukuha yung 6? So, simply, yung 5 periods, okay, multiply mo lang ng 1.08. Yan. Okay? Kasi nga, di ba, pinakita natin, 1.08, 1 period. Times 1.08, 2 periods. Times 1.08, 3 periods. Eh, meron ka ng 5. Times 1.08, 6 periods na yun. So, the answer? Yan. Okay, number 8. Bravo. Again, mathematics, no? Mathematics of investment. Okay, now, number 9. Doon naman tayo sa series of equal cash flows. Okay, number 9. Question. What amount will be in a bank account 3 years from now if 500,000 is invested each year for 4 years, meaning 4 na deposits, with the first investment to be made today. So, ganitong situation. Magdi-deposit daw ng 500,000 starting today. 4 na beses gagawin yon. So, bali ito siya. First deposit is today, period 0. So, another 500 at the end of year 1. Another 500 end of year 2, another 500 at the end of year 3. Kaya sabi rito, 3 years from now. So, bali, dahil nag-deposit na ng
today or period zero, makaka-apat na deposit yan. So ang question, okay, magkano yung balance yan at the end of year 3? Okay? So what is needed? Present or future value? Future value. Magkano itong apat na deposits na yan na 500 at the end of year 3? So future value of, okay, series of equal cash flows. Okay, so again, pwede natin gamitan ang future value of 1 yan. Eh alam, inconvenient kasi iisa-isahin mo siya. So for convenience, gamit tayo ng annuity. Kaya lang ang tanong, anong klaseng annuity yan? Okay, ordinary or advance? So yan, actually dyan medyo maraming nako-confuse eh. So minsan na hindi ma-identify. Teka muna, ano ba to? Advance or ordinary? Pagka ganun ha, pag hindi mo ma-identify kung advance or ordinary, I suggest isa-isahin mo na lang. Kunin mo na lang yung future value per deposit. So makukuha mo rin. Kaya lang, eh, okay lang kung apat na katulad yan. Eh, paano kung mga 20 na deposits, 10 deposits, trabaho naman. Kaya better kung alam mo yung concept ng ordinary and advance. Okay? So this one, advance or ordinary? Yung first deposit ha, today. Tapos yung last deposit in effect on the date needed. Okay. Ordinary or advance? Okay, dito marami nagkakamali dito. Okay, kasi pag ang tiningnan yung first deposit, eh nakita ang first deposit today. Advance yan kung ang kukomputin, present value. Eh kaya lang, anong kailangan natin? Hindi naman present eh, future. Okay, kaya ito ang ating simple guide. Okay, pag magkukompute ng present value, ang reference yung first cash flow. Ito yon. Pero pag magko-compute ng future value, hindi yan ang reference. Ang reference, yung last cash flow. So pag present, ito yon, yung first. So kapag future value, okay, yung last cash flow. So yung in the future. Okay? So kaya para hindi ka ma-confuse, ha? Anong kukomputin? Future, ito yung reference. Pag present, ito yung reference. So dahil ito ay future value computation, okay, refer to the last deposit. Ordinary or advance? Here's the simple guide. Okay. The reference, the last cash flow, the last deposit. Okay. If the last deposit is on the date needed, so yung huling dineposit, hindi nakikita ng interest. If the last deposit will not earn interest, okay, that is ordinary. So ordinary annuity yan. Kasi yung huling dineposit, wala na eh. Hindi na siya, wala nang kikikitain pang interest. Now, if the last deposit is one period before the date needed, kikita pa ng interest yung huling dineposit. So advance. Okay? So again ha, kapag ang kukomputin ay future value, the reference is the last deposit. Okay? Kung present, yung first cash flow. So in this case, kailan yung last deposit? End of year 3 on the date needed. So this one is what? Ordinary. Okay? So ang kailangan natin, ordinary annuity. Ilang deposits? 4. So kailangan natin 4 periods. Unfortunately, pagtingin mo sa table, ayun, no? Parang sinadya yata talaga. Okay, question mark. Dahil hindi given, compute. How? You know the formula? This one. 1 plus i. So 1.08 raised to n. So 4. So 4 periods, 4 deposits. Minus 1. Divide by the rate. Okay? So using the formula, or paano nga yan pag basic calculator ang ginawa natin? 1.08. Okay? Times. Okay? So 1,
Okay, pag nag-equals ka, 2 na yun. Yan. So, okay, first equals, 2 na yun. So, another equals. Yan. Or, ito yun, actually, oh, ito yung makukuha mo dun. Okay, kapag 4 periods. Yan. So, ito, i-deduct mo yung 1. Tapos, divide mo ng 0.08. Yan. You will get the factor. Ordinary annuity. So, the factor times 500,000. Okay. So, that's the balance at the end of year 3. Okay? So, number 9, delta. Okay. Eh, what if nga, no? What if? Na-confuse ka talaga. Teka muna, nakalimutan ko na. Ano ba to? Teka, ano ba? Ordinary ba to or advance? Again, in that situation, ha? Okay, sayang naman kung magkakamali ka. Okay, tsagain mo na lang kung may time. Gawin mo na lang, kung nalilito ka sa ordinary tsaka advance na yan, computein mo na lang yung future value per deposit. So, ito yung magiging factor. Okay? Of course, period zero, okay, bilangin mo lang, ilang taon kikita ng interest yan? 1, 2, 3. Kaya itong okay, first deposit, ito yung factor na gagamitin. Yan. Okay? So, yung second deposit, 2 taon kikita ng interest. Ito yun. Yung third deposit, ito yun. Okay. Yung last deposit, wala ng interest. So, kaya 500,000 na lang yan. Okay? So, ito yung alternative. Although inconvenient. Pero, pwedeng magamit. Okay? In case of confusion dyan sa ordinary and advanced na yan. So, this one, the alternative. Kukumputin mo yung future value per deposit. So, yung first, ito yun, kumita ng, okay, 3 taon. So, 3, 2, 1, 0. Okay. Actually, kunin mo yung total nito. Yung sum ng factors, actually, yun yung present, yun yung annuity factor. So, na-develop ng mga mathematician yung formula na yan for convenience. So, pagka ganyan, pwede pa, no, isa-isa. And actually, kung Excel naman, gagamit ka ng Excel, eh, di ba? Yan, ganyan na lang, table na lang. Okay? Pero kung yun nga, mga 20 na deposits, naku, ang tragal yan kung manual mong gagawin. So, dapat alam mo yung concept ng annuity. Okay, next. Number 10, oh, this time. Kung dito sa number 9, nagdi-deposit, ito naman, ang plano nito sa number 10, mag-withdraw naman. So, here's the question. Okay, what amount? Okay, so what amount should an individual have in a bank account today before withdrawal if 200,000 is needed each year for 4 years with the first withdrawal to be made today? So, mag-withdraw starting today. Tapos, 1 year ang interval, okay, ng withdrawals. So, ang question, okay, magkano yung dapat nasa banko na ngayon para makapag-withdraw ng 200? Okay, after 1 year, another 200. So, bali, 4 na withdrawals ang gagawin. And after the 4th withdrawal, 0 na yung balance. Okay? So, ganito ang situation. Ito yung timeline at yung related withdrawals. Magwi-withdraw ng 200,000 starting today, period 0. 1 year interval. 4 withdrawals. To be able to do that, and yung balance after the last withdrawal, 0 na, magkano yung dapat nasa bangko na today? So kanina, anong ginagawin? Magdi-deposit. So ang hinanap, yung magiging balance end of year 3. Ngayon naman, para magawa yung 4 na withdrawals na yan, magkano yung dapat nandito na sa banko? So, anong kailangan natin? Value today. Present value. So, series of equal cash flows. So, again, pwedeng ito ang gamitin natin. I-discount mo na lang. Kunin mo yung present value ng bawat withdrawal na yan. Okay? 4 lang yan. So, pwede na. Or, yung annuity kasi equal yung cash flows. Kaya lang, ayun na naman ang problem. Pag annuity, advance or ordinary?
So again, kapag present value, asan ang reference? This one, yung first cash flow. Kapag future, yung last depo, yung last cash flow. Okay, so since ito ay present value, refer to the first. And since the first withdrawal ay today, that is what? Advance. So ang kailangan natin, present value of annuity due or advance annuity. Paano nga kinocompute ang annuity due factor? Ordinary times 1 plus i. So in this problem, in the table, available yung 4. Ito yon. Okay? So kaya lang ordinary to. Paano ito magiging advance? So times, okay, 1 plus i. So yung ordinary, i-multiply mo lang ng 1.08, you will get advance. Or alternatively, yung first withdrawal, di ba gagawin period 0. Walang interest na i-deduct dyan. So ang factor kapag yung factor dyan sa first withdrawal ay 1. So kaya pansinin mo, di ba kapag 4 periods, 3.5771, minus 1 mo yan, eto siya. Eto actually yung present value ng remaining withdrawals. Okay, kaya ang alternative, instead na 4 periods times 1 plus i, ang pwede mong gawin, 3 periods na lang, just add 1. So 3 periods plus 1, you will get the same. Okay? Kasi itong 2.5771, this represents yung present value ng remaining withdrawals. Okay? So yung first withdrawal, ang factor niyan, 1. Kaya 3 remaining plus 1, you will get the same. Okay? So 200,000 times the factor. So para makawithdraw ng 200,000 today, at magawa yan ng 4 na beses, okay, tapos yung last withdrawal, 0 na yung balance, ito dapat yung nasa banko na today. Okay, may konting difference due to rounding. So the nearest, letter C. Okay, number 10, letter C. Yan. Time, value of money. Oh, again, na-confuse ka na naman. Teka muna, ano ba to, ordinary or advance? Again, paano yung alternative? Gawin mo na lang per withdrawal na lang. Ah, yung first withdrawal, today, period 0, anong factor? 1. Yung next withdrawal, after 1 year, ito yon. After 2 years, ito yon. After 3 years, ito yung factor. You will get the same. Okay? So, the alternative. Yun nga lang, inconvenient. Per with per cash flow ang gagawin. Kasi shortcut lang naman yung annuity. Yan. Shortcut lang to. Okay? So kung kaya mo naman, sige, gawin mo na lang per cash flow na lang. Okay? So notice, you will get the same. So actually, kunin mo yung total niyan. Yan yung sum ng factors, yun actually yung annuity. Okay? So again, ang challenge lang dyan, yung ma-identify. Ano bang kukumputin? Present or future? Tapos kung series of cash flows nga, pwede wag mo nang i-shortcut para hindi ka malito dun sa annuity and advance. Pero inconvenient. Kaya better kung alam mo yung concept ng advance and ordinary. Okay. Now, paano naman kung meron kang i-deposit okay, annually? Yan. So magkano yung balance yan after some time? O kaya naman, meron kang target amount, magkano yung kailangan mo i-deposit para ma-accumulate mo yung target amount? So yan. Pag-usapan natin yan. Yun yung nasa number 11 to 13. Pag-usapan natin yan. After a short break muna. Yan.